Good morning, guys. At this point in time, nandito naman tayo sa Lake Wanawangka. So, ito pa rin ay isang bahagi ng Banff National Park. Nagtataka siguro kayo, guys, bakit puro lake tayo. Guys, dito sa Banff National Park, talagang nandito yung napakaraming lake. Kasi talaga ito ay nature na nature. So nakikita nyo sa background ko, puro pa rin siya, bundok. Bundok at tubig ang nandito sa Banff National Park. Ito guys, yung Wanawangka lake. So dati daw itong kumbaga dam na pinagkukunan ng tubig. So nung mga unang panahon, ito ay ginawa nilang dam, source of water. So, as of today, nakikita nyo naman na frozen pa rin siya. Kasi nga, hindi pa talaga siya totally summer. So, nakikita nyo sa aking background, talagang puting-puti pa rin siya. So, sa paligid niya ay mga bundok. At, ayun, may dumaan pa rin na tourists. So dito talagang makikita nyo ang beauty ng nature sa ating likuran. So napakaganda niya, guys. Kung nandito lang kayo ay talagang ma-appreciate nyo kung ano ang beauty ng aming area. So this is the lake Wanawangka. Ayun guys, isa itong tourist attraction pa rin dito sa bahagi ng Banff National Park. So tara guys, puntahan natin yung kabilang side ng Wanawangka Lake. Hi guys, nandito naman tayo sa kabilang side ng lake. So, papakita ko sa inyo. Ito, ang ganda. Ayan. See? Kung talagang nature lover ka, punta ka lang dito sa Canada. Napakarami ditong area na talagang matutuwa ka. So ayan guys, ang Wanawangka National Park. Wanawangka. Ayan guys. Ayan. So napakalawak din pala guys na ito. Ano na to? Ayan o. So ito ang nature, beauty of nature. Dito tayo sa Kakahuyan, sa gilid ng lake.
Ayan guys, oh. Nakikita nyo yung mga Rocky Mountain na yan. Guys, dito nga pala sa Alberta, sa lugar namin, nandito ang maraming Rocky Mountains na napakaganda. Kaya nga yung Alberta, tinawag na Province of Rocky Mountain. Kasi nga, nandito talaga yung nature. Napakalaki ng source ng water dito. Kaya, yan makikita nyo, napakalawak. So, lake pa lang siya guys, lake pa lang. Dito kasi sa lugar namin guys, walang dagat. So, kaya dito puro mga lake. Kasi nga, ang Alberta is napapaligiran ng maraming bundok. So, ito yung nature niya. So, nakita niyo yung bundok na yun. Puno pa rin siya ng snow. Ayan. So, wala kaming dagat dito. Puro lang siya guys, lake. Ang dagat guys ay nasa British Columbia pa o sa Vancouver. Nandun pa guys yung dagat. So yung Vancouver guys is almost 8 to 10 hours drive from Alberta. At bago ka makarating doon, marami ka pa rin madadaan ng magagandang mga tourist spot, mga lugar. Kaya guys, napakaraming tourist dito sa Canada kapag summer season. Even the winter season. Napakaraming tourist dito. So lalo na yung mga tao na nag-ski sa bundok ng snow. So dito tayo sa gawin na to. Ayan. Napakalawak nitong Wanawangka Lake. Kasi nga din dati siyang source ng water. Guys, enjoy lang nyo yung beauty na nakikita nyo. At para na rin kayong napunta rito sa aming lugar. So, dito sa area na to. Tingnan natin. Ayan, no? Ganda, diba? Ang ganda ng Wanawangka Lake. Malawak siya guys. Mas malawak tong Wanawangka Lake kaysa dun sa Tujak Lake. Ito guys. Ayan. So ayun siya. Hanggang dun pa sa paana ng bundok na yun. Ang lawak niya guys. Makikita niyo guys yung bundok na yan. Ano yan? Puro bato. Bundok ng bato. So talaga dito sa aming lugar, nandito yung nature. Okay guys. At this area, sleepy natin. Ang magagandang tanawin. Guys, ang ganda.
Okay, so ang ganda. Kita niyo yan. Kaya dito napakalamig. Kasi nga, sagana na guys sa puno ng kahoy. Ayan. So guys, hanggang dito na lang yung video natin. Hope you like it. At nag-enjoy kayo sa beauty of nature dito sa Banff or bahagi pa rin ng Banff National Park. Thank you guys for everything. Shout out again to all my followers and subscribers. Thank you so much. Hope you like all my videos and hindi kayo magsawang panuorin ang aking mga vlog. Thank you so much and God bless everyone. Bye-bye.